Rare 2003 One Piece of BSP Series Coins. Guys, meron ka na ba? Malamang maraming magko-comment. Siyempre, sabihin, meron ako yan. Pero teka muna guys. Ha? Rare po itong ating hawak at dapat makilala mo ito. Panoorin nyo para malaman nyo. Yo, what's up guys? Dito naman tayo. Welcome back sa ating channel, Kalimay09 po. At sa mga bago lang sa ating channel, abay subscribe po kayo para maging bahagi kayo ng ating YouTube channel. At syempre, paki-on ang notification bell lang sa ganun. Palagi kayong updated kapag meron tayong mga vlog, content at mga review. At misan, hindi tayo masyadong bumibili, no? Pero ginagawa natin ang content kapag meron po tayong bibilihin mga coins. Ayan, at siya nga pala, mag-join po kayo sa ating membership at shoutout po doon sa lahat ng mga member na ng Kalimay09 Hunters. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, so ating coins guys, year 2003, no, mga tagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-content about dito sa 2003. Itong hawak kong ito, itong nasa plastic, mga magnetic yan. At yung nakabukod na yan, ayan yung ating isi-share sa inyo. Siyempre, pakikita ko yun sa inyo. At ang coin ito ay galing kay Paul Paldo. So, Paul, shoutout tayo. At nakakaiba itong isang year 2003 na pinadala mo. No? Itong marami na yan. Harus pare-pareho yan. Ay, binukod na natin para hindi mawala. Eh. Baka ma-misplace. Mahirap na. Dahil ito po ay hindi ordinaryo 2003. Kinilatis ko na yan siya. Yan. At mamaya babalikan natin yan. Pupunta muna tayo sa n.nemista.com para mag-update. Tingnan natin yung year 2003 kasi baka may pagbabago na, di ba? So, kailangan natin lagi tayo nag-update dito at dun po sa mga hindi pa pamilyar. Punta nyo lang yung n.nemista.com guys, ha, para siyempre hindi pa kayo masyadong pamilyar, no, sa pagtingin ng mga value, no, yung mga featuring ng mga coins, BSP series coins. Mga kahit mga old coins, meron po yan dito sa n.nemista.com. So, year 2003, no? Ito siya. Okay, ito. So, sa nakikita natin, dalawang variation lang meron dito. Yung nasa una, yung 10%. Normal letters lang siya. At ayan po yung pinaka-common sa 2003. Ayan yung halos nahahawakan natin. Yung nakukuha natin sa mga sukle, yung pinaka-common na 2003. 10% kasi marami yung ano niyan eh, mintage niyan, di ba? At ang value niya sa good, meron na eh. Verify, meron na rin. At extra fine, extremely fine. Extremely fine, extra fine. Also pareho lang yan, no? 29, 30 pesos na, di ba? So, sumunod yung 2003 na 0.5%. Ayan, no? At yung KM number nandyan, yung normal letters din, prosted siya. Normal letters guys, halos pareho lang yan ng appearance na itong 10% yung nasa unahan tsaka itong 0.5 na normal letters. Halos pareho lang yan, nga lang ang mapapansin nyo pag meron kayo nakita nito, napakababa eh, no? Baba ng frequency niya eh. Prosted siya, so dapat makilatis nyo mabuti yung mga prosted na yan. At at tamisan, napapaisip din ako dito sa 2003 na ito kasi ang dami-dami kong 2003 na magnetic. Kasi nga sabi, yung prosted ay mga magnetic. So, yung aking halos hawak na magaganda kondisyon, yung pinakita ko kanina. Diba, 2003 lahat yun, magnetic lahat yun eh. At halos puro pros ang itsura. So, hindi ko na ito yung ma-distinguish kung ito ba yung pros o yung 10%, iba ka pareho lang. Kasi halos ganun yung nakikita ko mga 2003. At wala dito yung ating hawak na nakukod yung nag-iisa na glossy type na 2003. At nag-iisa pa lang yun. Ngayon lang din ako naka-encounter ng 2003 na glossy. Kaya kikilatisin natin yan. Ipakita ko nga sa inyo yan. At para maniwala kayo kasi may mga ano dyan eh, di ba? Kahit na binibigyan mo na ng impormasyon, nagbibigay tayo ng info eh,
hanapan ka pa rin nila ng butas para sabihin na hindi totoo yan. Kaya ito yung coins eh. Hindi naman po ako nagsasabi niyan, kundi yung mismong coins at binibigyan lang natin ng paliwanag, di ba? Okay, so malinaw guys, wala pang record ah. Walang record sa n.nemista.com. Common at yung frosted pa lamang ang meron dyan sa catalog. So ito yung ating coin. No? Pakikita ko muna sa inyo yung sinasabi ko na itong mga common. Ito yung mga common eh. Ayan, halos pare-pareho yung itsura niyan. Pag binaliktad mo, frosted siya. Diba? Ayan eh. Kuha pa tayo na isa. Tignan nyo mabuti. Halos pare-pareho. Ayan. Diba? Halos wala lang pagkakaiba eh. Hindi siya sobrang kintab kasi gano'n ang mga pros eh. Hindi sobrang kinang ang mga pros. Parang dilawin siya, no? Ipagka-yellowish siya. At pag nag-shine niya, pag umikinang yan eh, umiikot sa surface ng bariyan niya. Diba? Lagyan natin dito sa magkabilaan at para meron tayong pagbabasihan, meron tayong comparison. Ayan, lahat halos pare-pareho yung mga 2003 ko na yan. Ayan. Diba? At tayo po focus natin yan. Siyempre yung sinasabi kong 2003 na glossy. At kung napapansin nyo naman siguro, no? No, kahit naman siguro hindi ko pa pinupokus, yung mapapansin nyo yung kakaiba ang kinang nitong nasa gitna na 2003 na sinasabi nating rare na. Ayan siya, guys. Ano sa tingin nyo? Diba? Glossy siya eh. Hindi siya frost, hindi siya kamukha nitong marami na mga common. Ayan o. Diba? Ano pong masasabi nyo guys? Ayan. Huli natin. So, alam nyo no? Pag ganito, para sa akin kasi masasabi kong variation ito. Hindi ito pwedeng maging error eh. Kasi pulido, pulidong-pulido naman yung pagkakagawa. Wala namang na-deform dyan, di ba? Kaya yan, makikita nyo, nag-glossy siya, napakakintab niya. Yung mga gantong appearance, eh, halos kapareho ng mga proof coin. Yung parang sample na tinatawag, no? Proof coin. At sa reverse, ganun din, napakaganda. Glossy yung coin. At kahit meron na siyang minimal scratches, mapapansin mo na malaking-malaki yung pagkakaiba niya dito sa mga common na 2003. Ayan o. Ganyan ang common. Kahit i-check niyo po yung mga hawak ninyo dyan na 2003, sigurado ako ganito yan sa common. Kaya huwag muna natin i-comment na meron akong ganyan. Malamang, yung sasabihin yung meron dyan ay yung common. Pero itong ganito na yung glossy type na ito. Kung sakaling meron man, share nyo lang sakaling may online Facebook page at titignan natin. Para ma-survey natin kung gaano kadami yung mga kasama nitong mga 2003 glossy type na ito na parang proof coin 2003. So rare po yan, masasabi kong rare na yan, di ba? Hindi naman tayo basta-basta na makakakuha nito eh, di ba guys? Alright guys, so i-check nyo na ang inyong mga 2003 ah, baka may katulad kayo nito. Ayan, sa mga bago lang, subscribe at i-on ang notification bell na sa ganun man no-notify kayo. Thank you guys, God bless you all, out na tayo.